kayo po ang lahat. Halina man anak ko, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, na pa sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina man anakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, makapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo na sa mga nananabik sa iyong maasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw
At ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Iyong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, iyong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Iyong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit iyong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon aming hukom, haring nag-uutos ngayon, kaligtas sa iyong ihatol. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat siya'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng bayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng bayan ng Israel. Ito ang unang bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad nang sila'y pahayuhin niya. Pag pinapahayo ni Jesus ang mga alagad niya, lagi may kasamang bilin. Ito ang gagawin ninyo. Nagbibigay ka ngay instructions. Binibigay ang purpose. At yun naman ang purpose ng simbahan. Hanapin ang nawawalang tupa ng bayan. Kaya ho, minsan ho may nagtanong, Father, bakit ganon ang mga simbahan? Ang lalaki ho ng pinto. Kasya ho kahit higante sa pinakamalaking pinto. Ba't ganon ho kalaki? Pwede naman ho maliliit na pinto na lang, kasya naman po eh. Bakit ho malaki yung pinto? Ang malaking pinto ay nagpapaalala na lahat ang simbahan ay bukas para sa lahat. Bukas para sa lahat ang simbahan. Walang itataboy ang simbahan. Kahit ano paman ang karanasan. Kahit ano paman ang nakaraan. Lahat ay bukas na tumungo sa simbahan. Makilala si Jesus at magbago ang buhay. Kaya maganda yung sinasabi ho ni Pope Francis at kanyang larawan sa isang simbahan, isang ospital, kung saan ang mga may sakit at may hina ay nagpupunta at lumilingap at sumusumpong ng kagalingan sa Diyos. Ang sakit ay, ang kasalanan ay sakit ng kaluluwa at lumalapit tayo sa Diyos para patawarin ang kasalanan natin at samahan tayo sa pagbabago ng buhay. Lahat tayo ay iniimbitahan ng Diyos. Lumapit sa Kanya at sumpungin at damhin ang awa at pagmamahal niya para sa atin. Pero bilang mga Kristiyano, pagkatapos tanggapin ang awa ng Diyos, pagkatapos maramdaman ang Kanyang pagpapatawad, huwag na tayong bumalik sa nakaraan. Ika nga ay, paano ka lalago kung patuloy kang bumabalik sa pinanggagalingan mo? Pwedeng lumingon sa mga aral ng iyong nakaraan. Pwedeng lumingon sa mga mapapait na karanasan para may matutunan, hindi para ulitin. Di ba gano'n naman eh? Our experiences, even our faults, are our best teachers. Natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Natututo tayo sa mga nais nating baguhin. May nagsabi nga ako sa aking kaibigan, alam mo ba, pag nag-test ka, alam mo, maalala mo? Pagkatapos ng exam, ko ano? Yung tamang sagot mo, hindi mo maalala yon. Ang maalala mo, yung mali at hindi mo nasagutan. Para turuan ka, para itama. Hindi para balikan. Para turuan at matuto at lumago. Yes, our experiences are our best teachers. Our faults, yung mga kasalanan natin, pagkakamali natin, hindi yun ang naghuhubog kung sino ka, pero yun ay parte ng iyong karanasan para tahakin ang bagong buhay kay Jesus. At itong panyaya ng Diyos sa atin, sumunod sa Kanya, lumapit sa Kanya na may pagnanais, na baguhin ang buhay, lumapit kay Jesus na may kahandaan na tanggapin Siya sa puso natin. Bukas ang pinto ng simbahan, malalaki ang pinto ng simbahan dahil nais ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya.
Walang tatalikurang tao na nagnanais masumpong ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at kinakailangang katatagan upang matupad ito. Ang ating itugon, Panginoon ng pag-ani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa agpiling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo po kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang, pagkahakbang-hakbang, tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob upang kami ay nag-aalinlangang alawin mo kami. Kapag kami ay nasasaktan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, maiyahay nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pangako mo'y tupdin mo na.
sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan. Ika'y pinasa sa lamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Puon kami, wag mong pabayaan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, sa pagbalik mo, kaming iyong bayan ay daratnan mo. May pananalig tapat sa iyo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mabaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan
ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.